Ngayon naman ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba kayaman ang Asia's treasure kontrabida na si Mon Confiado at bakit kaya underrated ang kanyang luxury lifestyle ang hindi na pag-usapan at maihanay bilang isa sa mga celebrity na matagumpay ang pamumuhay bilang isang artista na sobrang marangya ang pamumuhay. Pero bago natin isa-isang himayin mula sa kanyang estimated net worth, luxury at vintage car collections, glass house, negosyo at nakaraang mga naging girlfriend at pag-usapan ang misteryosong pagkatao at sobrang pagkamayaman ni Mon Confiado, ay kung bagong panpan pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo lamang po ang notification bell button para updated po kayo sa ating mga future uploads. Huwag ka mag-drama dyan. Hindi ako mahawak ng mga talent na masyosyonda. Sa mga hindi pa lubos na kakakilala kung sino nga ba si Mon Confiado sa totoong buhay, ang kanyang tunay na pangalan ay Ramon Biroy Confiado, isang Filipino living legend character actor at businessman na ipinanganak noong March 1, 1968 sa Sampaloc, Manila. At ang pangalang Mon na madalas natin marinig ay kanyang palayaw lamang na ginagamit bilang isang personalidad sa likod ng kamera. At anak rin si Mon sa yumaong karakter aktor noong dekada 50 hanggang sa kalangitaan ng dekada 90 na si Angel Confiado. Mula sa pagkabata ni Mon ay mulat na sa kanyang isipan ang shooting at pelikula dahil sa kanyang ama noon na madalas nilang binisita tuwing may mga tapings. At lingid sa kalaman ng lahat na tanging si Mon lamang ang nag-iisang living legend na hinahangaan ng nakakarami dahil sa kanyang pagiging method actor. Isang pangkaraniwang aktor na kayang gumanap bilang character actor na kayang isabuhay ang kanyang role sa pelikula na maihalin tulad muna parang realidad ang kanyang pagganap, kaya ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na overloaded talentadong aktor na may pambihirang kaalaman pagdating sa role sa mga pelikula. Bagaman hindi umano nakapag-aral si Mon ng kahit anong filmmaking dahil sa kanyang kurso noon ay civil engineering sa MAPWA, natutunan umano ito ni Mon sa kanyang napapanood ng mga pelikulang Hollywood. At dahil na rin sa mga Hollywood actors na kanyang iniidolo gaya nila ni Gary Oldman, Jared Leto at Christian Bale. Isang nakakamanghang achievements ang nakamit ni Mon Confiado sa bakuran ng entertainment industry kung kaya ay pinagmamalaki ng aktor dahil umaabot na sa 300 beses na lokal na pelikula ang kanyang nagampanan at 700 beses na siyang lumutang o nakikita sa mga television series at guesting simula taong 1992. Hindi lang lokal na mga pelikula ang ipinagmamalaki ng ating kababayang aktor, maging sa mga international films ay naging bahagi at gumanap rin siya bilang role character at minsan pa ay naging lead actor sa isang pelikulang international o stateside. Dahil sa tagumpay ni Mon sa showbiz entertainment at nag-umapaw ng mga projects ay nakapagpatayo ang aktor ng mga negosyo at co-owni ang tatlong branches ng 22nd Street Comedy Bar sa may Marcos Highway Antipolo, Las Piñas at Cebu. At dahil advance mag-isip ang veteranong aktor, kanyang pinalago ang kanyang mga pag-aaring negosyo at nakapagpatayo pa siya ng mga backpackers hostels. At mayroon siyang dalawang branches sa Cebu City. Sobra-sobrang biyaya ang natanggap ni Mon sa kanyang pagiging hardworking. Ika nga, pag may itinanim, marami ang aanihin. Kung kaya't papalo ang kanyang estimated net worth sa halagang $8.2 million. At take note po, ito'y batay lamang sa aking pagsasalisig. Nakakasilaw rin sa mata ang tatlong palapag na glass house na pag-aari ni Mon Confiado na mula rin sa kanyang sipag, pagod at pawis sa pagiging artista. At kanyang ipinasilip ang ilan sa mga bahagi ng kanyang mansyon gaya na lamang ng maluwag na living area, sobrang malawak na dining room, at ang bida sa lahat ay ang kanyang libangan tuwing nagre-relax ang aktor ang kanyang home theater sa loob ng kanyang glass house. At dagdag pa ng aktor na 70% umano sa kanyang pinagawang bahay o mansyon ay gawa sa salamin. Hindi lang limitado ang pag-aari ni Mon Confiado sa magarang mansyon at negosyo, kundi pati na rin sa mga malaking investment niya sa mga luxury at vintage car collections na halos hindi na magkasya sa kanyang garahe sa sobrang dami. At ilan dito sa kanyang pag-aari ay ang Hammer H2 Black and Yellow Unit na nagkakahalaga ang dalawang unit kung ating pagsasamahin may estimated value na mahigit $124,000 o katumbas sa 6 million Philippine Peso.
Dahil sa trabaho ni Mon bilang aktor, kaya napag-isipan niyang bumili ng RV vehicle motorhouse na Winnebago na may estimated price na mahigit $113,205 dahil sa paiba-iba ang lokasyon ng kanyang mga tapings at nais umano ng aktor na makapagpahinga ng maayos at may matutulugan ng maayos at hindi maantala sa kanyang kaliwat-kanang shooting, ika nga laging handa sa trabaho. At Mitsubishi Pajero 2005 na laging ginagamit ayon kay Mon dahil bukod sa matipid dahil diesel ay lamang umano sa mga malubak na daan. At mayroon itong estimated price na aabot sa halagang mahigit 1,000,000 piso noon at kanya pang binihisan ng mamahaling mga aksesoris bilang dagdag pugipuin sa kanyang sasakyan. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ni Moon ang kanyang Chrysler 300Z, isang American car made na may estimated price na aabot sa halagang 3.5 million pesos. Pag-aari rin ni Moon ang Lamborghini 2005 Gallardo, isang Italian motor vehicle na bihira lang sa ating bansa dahil sa milyunis ang halaga nito at may estimated price sa halagang aabot sa 23 million pesos dahil sa sobrang luxurious sa sasakyang ito. Bukod sa Italian cars, mayroon ring pag-aari si Mon Confiado na Porsche Cayman 2005, isang German vehicle na may estimated price na papatag sa halagang 5.2 million pesos. At mahilig rin si Mon ang German cars dahil nakatatak na umano sa kanyang isipan ang sobrang tibay sa mga German motors kumpara sa ibang sasakyan. Subok na umano sa kanya ang Volkswagen na ilan sa mga dagdag niyang koleksyon ang Volkswagen New Beetle, Red and Green. At idagdag pa ang kanyang vintage van, Volkswagen 1970 Campers, Westphalia, at 1963 Kombi Safari na kanyang pinakustomize at pinalagyan ng komportabling higaan. At lahat ng aktor ang pagkakaroon ng mga customized vintage car ay bahagi ng refleksyon ng isang tao na sila lang mismo ang nakakaalam kung ano ang nais ipahiwatig nito. Idagdag pa natin ang mga nakakasilaw sa mata na vintage car collection ni Mon Confiado na nasa kanyang garahe nakaparada ang kanyang 1967 Ford Mustang Fastback, 1968 Mercedes-Benz W115, 1970 Mercedes-Benz 280 ECL W108 Long Bay Sedan, 1979 Toyota Crown RS80, at ang huli ang kanyang pinakalumang sasakyan ngunit top of the line ang 1954 Ford Custom Line. At maraming mga netizen nagtataka kung saan galing ang mga mamahaling sasakyan ni Mon, bagaman ang aktor ay hindi madalas gumanap bilang bida sa lahat ng kanyang mga pelikula. Dagdag kaalaman na rin sa lahat ng mga tao na si Mon Confiado ay mahigit 1,000 na ang kanyang appearances kung ating pagsasamahin ang local films at TV series na kanyang napabilangan, kasali pa ang international na naging bahagi siya. At bukod sa high-speed karakter, ang aktor ay isa ring business-minded na magaling sa negosyo. Dalawang babae rin ang naging party sa buhay ng veteranong aktor na naging bahagi sa kanyang kwintong pag-ibig. At umabot sa 9 na taon ang pag-ibigan ni Mon at ni Ines Veneracion na dating 60-star actress, at nauwi rin ang kanilang hiwalayan at nagtagal mula 2000 hanggang 2009. At sumunod ang isa pang dating Pinay actress na si Juliana Palermo kasama rin sa showbiz ni Mon. Kalaunan ay nag-split rin ang dalawa at ngayon ay nasa mabuting kamay na si Juliana at sa ibang bansa na namamalagi. Bilang sagot na rin sa aking katanungan kung bakit underrated hindi napag-usapan ang luxury lifestyle ni Mon Confiado, bagkus napaka-successful ng kanyang showbiz career bilang aktor at maganda ang pundasyon ng kanyang pamumuhay, para sa akin lamang marahil sa kadahilan ng bihira lang o ayaw humarap ni Mon sa mga media personnel na nag-hype ng mga showbiz personality na matagumpay, at ang kanilang pinag-uusapan kadalasan ay mga showbiz personnel lamang na kadalasan ay mga bida sa lahat ng pelikula dahil na rin siguro sa role karakter ni Mon kaya hindi interesado ang mga otsoswira sa media. Pero para sa akin, panalo si Idol Mon dahil kahit hindi napag-usapan ang kanyang tagumpay ay makikita naman sa kanyang totoong pamumuhay. At kung nagustuhan ninyo ang aking ginawang videos ngayon ay huwag kalimutang mag-likes at i-comment nyo lamang ang inyong mga suggestion at ating sunod na pag-usapan. Maraming salamat po.